Hello guys! Hello everyone! Good morning, good morning, good morning! Welcome to my YouTube channel, Princess Asian! Since matagal ko siyang hindi nakita, first time ko pumunta rito sa airport. Very excited ako kasi ngayon ko lang siya nasundo. So anyway, mas matanda ako sa kanya sa darating. Okay, tatapos. Wala, excited lang ako kasi first time ko pumunta rito sa Nia Airport. Excited! Sige, Shana, nandito po kami ngayon sa airport. Susundin po namin si Mama. Nakaka-excite po. Nakakaiyak. Ako nga pala si Alma B. Alberto, 50 years old, nakatira sa Block 3, Lot 7, Jane Lee Residence, Barangay Kaligayahan, sa Barte, Novaliches, Casco City. Kamusta na po kayo ngayon? Okay lang naman. Actually, kakarating ko lang, galing ako eh. Last month, dumating ako. 8 years ako doon. So, ano pong trabaho? Noong una, first 2 years, naging katulong ako doon. Then, after 2 years, pinromote ako ng amo ko, ginawa kong private caregiver, tag-aalaga niya na kasi meron siyang sakit. So nakita naman niya may potential ako, may knowledge ako sa medical, kaya kinuha niya akong private caregiver. Bali, ilan taong na requirement niya? 8 years ako doon. 8 years ako naging, nag-work sa ko 8. Bali, doon po sa 8 years niyo, kamusta po yung feeling na yun yung requirement sa akin? Actually, sobrang hirap ano. Naiyak na ako kasi ang hirap mo, alay sa mga magulang anak ko, single mom ako. Ako lang mag-isa na nagtatrabaho para sa mga anak ko. Bakit ako nag-abroad? Kasi
hindi kaya na swento ko sa Pilipinas. Kaya ako nakaisip abroad. Nagsakripisyo ako ng ganun to para sa kanila. Ako lang mag-isa na nagtatrabaho para sa mga anak ko. Sobrang hirap yung dinanas ko doon o dumababait sa mga amo ko. Pero yung sakripisyo kasi na tiniis ko, sakripisyo, yung pangulila sa mga anak na nakakausap ko lang siya, sila through video call. Pag day off call, pag break time ko ng hapon, yun, sobra. Actually, mababait man yung mga amo ko doon, sobra. Nahirapan nga akong iwan sila, pero wala akong magagawa. Doon sa 8 taon na tinrabaho ko sa Kuwait, apat po na pamilya ang nawala sa akin. Namatay yung aking anak. Namatay yung aking mother. Namatay yung aking dalawang kapatid. Sobra siguro, napaka-thankful ako kay Lord, no? Dahil binigyan niya ako ng strength para tanggapin lahat yung mga bagay na yun. Kasi kung iba-iba lang na OFW, siguro nabaliw na. Siguro kahit ikaw na mawalay sa mga mahal mo sa buhay, tapos bigla silang namatay. Sa 4 na taon na sunod-sunod, grabe yung nangyari sa trahedyang nangyari sa buhay ko. And talagang binigyan ako ni Lord ng tapang para tanggapin lahat yun, lalo-lalo na yung pagkawalan ng anak ko. Sobra dahil COVID time yun, alam mo yun, 2020, nawala yung anak ko, nawala ako sa tabi niya. May naghihingala yung anak ko, sa video call ko lang siya nakita. Hindi ko pa siya nakita na nasa ospital kasi sinunog siya dahil COVID, hindi siya pwede ilaman. Sa pinagdaanan po ninyo na yun, paano niyo po pinapanatili na malakas yung loob niyo? Ano po yung mga ginawa niyo? Actually, prayer talaga, napaka-powerful no? Napakabait ni Lord. Every time na natutulog ako bago ako matulog, nagpe-pray ako. Nagpa-Bible study rin ako sa Kuwait. Marami rin akong kagrupo sa Kuwait na nag-ano sa akin na nagagabay para lakasan ko yung loob ko. Ganon sila, nagpapasalamat din ako. And doon sa mga kamilya ko na araw-araw ko nakakausap, malaking bagay din yun. Yun yung talagang nagtalakas ng loob sa akin para lumaban. Yun po. Tapos sa pag-uwi niyo po dito, pagbalik niyo po dito sa Pilipinas, kamusta po? Nung nakapili niyo na po yung sobrang saya, lalo na nung sinulubong ako nung band ni Princess ACM. Sobra, maraming salamat sa kanya dahil wala talaga akong ngayon. Sabi ko, baka pwede mo naman akong salubungin ng band mo kasi wala akong headphone. Hindi ako nagdalawang isip kay Princess ACM na tinulungan niya ako. Talagang sinalubong niya ako na libre. No? Nakauwi ako ng Pilipinas na libre galing airport at tuwa-tuwa ako, nakita ko yung mga anak ko. Sobrang tuwa ako. Yun lang naman talaga yung pinagpapasalamat ko. At sobrang ang laki ng mga pinagbago na nila, no? Sa 8 taon ko na nasa Kuwait, hindi ko akalain na ganun katatangkad na yung mga anak ko. Sobrang na-miss ko silang lahat. Yung mga pamilya ko, lalong-lalo na. At syempre, yung anak ko na namatay na nasa urn, na nasa bahay ng kapatid ko, nasa Tandansora. Doon talaga kinuha ko siya bago ko nalipat dito. Yun po, nabanggit niyo nga po yung tinulungan po kayo ni Princess ACM. Paano po kayo nagkakilala ni Princess ACM? Actually, 2007 kami nagkakilala ni Princess ACM. Kami yung nagsimula ng opisina niya. Ng mga nagpapariso sa mga LPO, kami talaga nag-start niyan. At naging best friend ko siya at naging kumari ko na rin. Talagang hindi lang kasi kumari yung naging impact niya sa akin. Katalagang kapatid, talagang pamilya. Buong pamilya niya, kilala ko sila. Kilala nila ako kung sino. Message niyo po kay Princess ACM? Maraming salamat, Mars. Princess ACM, maraming salamat. Sobrang laki na naitulong mo sa akin. Lalo na yung namatay yung anak ko. Hindi ako nagdalawang salita sa'yo na umiyak ako ng tulong sa'yo, hindi mo ako hinindihan. Talagang binigyan niya ako ng tulong. Talagang pinadalaan niya ng pera yung anak ko na namatay. Kasi kailangan ko ng pera, ang laki ng binayaran sa ospital. Isa si Princess ACM na nakatulong sa akin para mabayaran ko yung sa ospital. Napakalaking bagay nun. Kaya maraming salamat sa kanya. Napakabuti mo, Mars. Hindi mo talaga ako pinabayaan. Buong pamilya ko, tinulungan mo. Isang salita ko lang sa'yo, hindi ako nagdalawang salita. Napakabuti mo. Sa lahat ng mga success na nagawa mo,
Alam ko na nag-start tayo 2007 pa. Hindi ka nagbago. Lalo ko pang naging mabuti. Ang dami mo natulungan. Nakikita ko yung mga vlog mo. Nakikita ko yung mga YouTube mo. Napakarami mong natulungan. Lahat talaga natutulungan mo. Lahat ng mga lumalapit sa'yo, hindi mo talaga hinihintihan. Napakabuti mong tao, napakabuti mo. And salamat kay Lord dahil talagang isa siya sa mga ginamit ni Lord para talagang magtumibay ako, no? Isa siya sa mga naging inspiration ko kasi napaka-strong niya ni Maring Mars, na, ni Maring Princess ACM. Napaka-tapang talaga niya. Mabait na tao. Ang ganda ng panlabas mo, ang ganda ng panloob mo, sobra. The best ka talaga, Mars, sobra. Good morning to everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Princess ACM. Siya po ay si Madam Alma Alberto. Ipinanganak po siya noong October 6, 1972. Siya po ay 50 years old. At nakatira po siya sa Kaligayahan, Quezon City. Siya po ay single mom. At siya po ay may apat na anak. Siya po ay nagtrabaho na wage. So, ang dami niya pong naranasan doon bilang isang OFW at kasabay po ng kanyang pag-abroad sa Kuwait, kasabay din po ang pagkamatay po ng mahal niya sa buhay, nandun po yung kanyang anak at kapatid. Kayo po ay napili ni Princess ACM na isorpresa dahil sa inyong totoong kwento ng buhay at sa inyong katatagan, pananaw sa buhay at gusto niyong magkaroon ng konting puhunan sa inyong mga anak dahil hindi na siya alis sa Pilipinas. Ako po ay may ilang katanungan sa inyo. Sino po ba si Ma'am Alma Alberto para sa pamilya at anak? Ako po ay isang OFW. Nagtrabaho sa Kuwait ng 8 taon. Sa 8 taon na pinagtrabaho ko, 4 na pamilyang nawala sa akin. Ang aking anak, ang aking magulang, aking dalawang kapatid. Lalong-lalo na yung kapatid ko na nag-aalaga ng mga anak ko. Sobrang hirap yung nangyari sa akin. Muntik na ako mabaliw. Ang hirap ng mga maging OFW. Kami po yun. Hindi na ako nakabalik ng Kuwait dahil wala na mag-aalaga ng mga anak ko. Napatay na siya. Kinuha na siya noong January lang this year. So, ano po ba yung buhay bilang isang OFW? Napakahirap, ma'am. Sobra. Sobra, kailangan baon-baon mo yung pagtitiis. Pagsisikap, pagpupuyat. Lalo na kung marami mga bisita ang amo. Lahat binagdaanan ko yun, ma'am. Sobra. Kung hihiling po kayo sa Diyos, ano po yung hihilingin niyo? Isa lang po yun. Dagdagan niya pa po yung buhay ko dahil isa po akong single, ma'am. Meron pa po akong tatlong anak na umaasa sa akin. Ano po ba yung huling sasabihin niyo sa mga taong mahal niyo? Sa mga taong mahal ko, lalo na sa mga pamilya ko at sa tatlo ko pang anak, mahal na mahal ko kayo. Sana bigyan pa ako ni Lord ng lakas ng pangangatawan para ipagpatuloy pa ang buhay. Laban lang, laban. Si Princess ACM, masyado pong na-amaze po sa kwento ng buhay ni Ma'am Alma Alberto. Sa kanyang katatagan at kasipagan, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang anak. At sa ganun po, sa mga nawala sa kanya, sa mga mahal niya sa buhay, talagang tinatagan niya ang kanyang kaluban para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Kung ikaw po ay bibigyan ng Panginoon ng maraming biyayan, ano po ang gagawin mo? Kung bibigyan man ako ni Lord ng biyaya ngayon, siyempre pagsisikapan ko yun, ano man po mangyari, gagawa at gagawa ko ng paraan para bumangon ulit. So, napakaganda ng kwento ng buhay ni Madam Alma. Kaya si Princess ACM, nakuha niya ang aking puso para ating tulungan. At para sa ganun ay makapag-umpisa siya sa atin, sa Pilipinas, at para hindi siya bumalik sa ibang bansa.
So, ano po ba ang pwede mong sabihin sa iyong pamilya at sa iyong mga anak? Sa aking mga anak, lalo na sa dalawa ko pang anak na nag-aaral, bilang isang single mom, sana makatapos sila ng pag-aaral, ma'am. Yun lang po yung aking hinihiling dahil yun lang po yung tayong kong ipapamana sa kanila. Dahil wala na po akong mga magulang, patay na po. At yung iba po mga kapatid ko, kahit nandito ako sa Pilipinas, sila pa rin po yung umaasa sa akin. Paano mo na-survive yung buhay mo noong panahon ng pandemya? Paano mo napaglabanan to? During COVID time, ma'am, nasa Kuwait ako 2020. That was my son died, 2020. So sobrang hirap para sa isang OFW na mawala ng ang pinakamamahal mo pamilya, which is aking pangalawang anak. So, napakaganda ng kwento ni Madam Alma. Tayo ay may sorpresa para sa kanya. May laman to para sa iyo, Madam Alma. Si Madam Alma ay dati kong siyang tauhan na sa sobrang bait talaga niya. At ang sabi ko sa kanya na lahat ng tauhan ko ay may freedom. So, siya ay nagbakasakali na siya ay mag-OFW sa ibang bansa para makatulong sa kanyang mga anak, hindi lang sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. So, Ma'am Alma, yeah, palakpakan natin si Ma'am Alma. Yan. So, magka-count po tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5! Yeah. Yan, para sa'yo. Wow, salamat. Yan. Salamat, so, yan, ma'am. Para sa'yo. And my flowers with Manatri! Oh, wow! Ang ganda! Yay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yan. At hindi lang yan. Nasaan na yung dalawa mong anak? Hindi dito sila. Yan. So, halika mga baby. May sorpresa din sa inyo from Princess ACM. Para sa'yo, flowers with Manatri from Princess ACM. And flowers with Manatri. Yan. Para sa'yo at galing kay Princess ACM. So, sa lahat po ng tao naririto, maraming salamat po. Sana po suportahan nyo po ang aking YouTube channel, Princess ACM. Lagi nyo pong suportahan at isubscribe para marami po tayong matutulungan. Para po sa pamilya ni Ma'am Alma, so laban lang sa buhay. Huwag susuko sa laban. Laging isipin nyo, ang Diyos ay nasa puso nyo at nasa tabi nyo. Sabi nga, hindi tayo susubukin ng Panginoon kung hindi natin kaya. Sabi, lahat ng bagay ay binibigay sa atin dahil alam ng Diyos kung gaano tayo kalakas. Kayong dalawang anak ni Ma'am Alma, mag-aral kayo ng mabuti dahil ang pinag-aralan, yan ang susi ng inyong tagumpay. Kahit saan kayo pumunta, hindi kayo i-discriminate ng kahit sino. So, kay Ma'am Alma, siguro hindi lang ito ang panahon na para suportahan ka ni Princess ACM dahil siya ay po ay aking dating tao. So, nandito lang si Princess ACM para sumuporta sa'yo. Kung anong layunin mo, anong gusto mo, sabihin mo sa akin at kami ay susuporta. Galing po kay Princess ACM. So, salamat. Yan lang po ang masasabi ko at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, ma'am. And we love you all! Maraming salamat, Princess ACM. Huwag niyo po siyang kakalimutan i-subscribe sa kanyang YouTube channel. Siya'y napakabuting tao. Bukod sa maganda ng personal, napakalinis pa po ng kanyang puso. Kaya maraming salamat. Una kay Lord, dahil sobrang blessed ko po talaga na nagkaroon ako ng kumaring katulad ni Princess ACM. Maraming salamat po. Salamat po kay Ma'am Princess ACM sa regalo po sa amin, lalo na po kay Mama. Yun lang po. Thank you po, Inang.